Pinag-uusapan na raw ngayon ang lokal na pamahalaan ng pagdadagdag ng signage, railings at ilaw sa Atimonan, Quezon dahil sa malimit na mga aksidente roon. Pinatawa naman ang 30-day preventive suspension ang tatlong kumpanya ng bus na sangkot sa karambola noong Sabado na ikinasawi ng 20 katao. Live mula sa Atimonan sa Quezon, my report si Jay Sabale. Jay? Jessica, naalis na nga yung nakahambalang sa kalsada na 10-wheeler truck kaninang mag-aalas 3 ng hapon. Ito yung truck na sinasabing sani ng karambola ng 7 sasakyan noong Sabado na ikinasawi ng 20 katao at mahigit 6 na po naman ang nasaktan. 30 araw na preventive suspension ang kinakaharap ngayon ng tatlong kumpanya ng bus na sangkot sa karambola noong Sabado sa Atimonan, Quezon, na kumitil sa buhay ng 20 at ikinasugat na higit na 6 na po. 35 unit ng Superlines, 6 na unit ng Bicol Isarog Transport System at isang unit ng Del Monte Motor Works ang hindi muna makakabiyahe habang iniimbestigahan ang naturang aksidente. Kanina, bandang alas 3 ng hapon, naialis na sa Maharlika Highway sa Atimonan ang 10-wheeler truck na sinasabing sanhi ng karambola. Isang residenteng may sariling tow truck ang nagkusang loob na ialis ang nakahambalang na truck sa daan. Hindi na po namin inantay na yung ano po ng DPW, it's dahil sobra na pong delikado itong tabi. Ginawa na lang po natin ang paraan. Base sa investigasyon, mabilis daw ang takbo ng nasabing 10-wheeler truck pasado alauna na madaling araw noong Sabado. Nasa pababang bahagi na ng kalsada ang truck nang salpukin nito ang bus sa harapan. Nawala naman ang kontrol ang bus at sumalpok sa kasalubong na 5 sasakyan. 2 pa ang truck, 2 bus at 1 closed van. 10 sa mga nasawi, taga-bayan ng Kapalonga sa Camarines Norte. Isa na sa kanila si Judeline Consuelo na bumiyahe galing Bacolod kung saan tumanggap siya ng parangal bilang isa sa mga natatanging accountant sa bansa. Wala na si Mama, wala na nag-comport sa akin, wala na pong nag-push sa akin. Magpursige ako sa mag-aaral. Narealize ko po ay ano ay mama, baka gustong ako naman na magpatuloy ng Mama na simula ni Mama. Nasawi rin ang kaibigan ni Judeline na si Nariza Alto. Ang sabi po nung anak ko, tanggap pinagawa ng paano naman daw sila kung pati ako'y mawawala. Kaya po, napag-isip-isip ko, kung ako'y mawawala, wala na nga naman sandala, napakahirap ng mawalan. Gusto ko rin po naman sanang malaman na kung ano nga mga benefits pa. Ngayong taon lang, 3 magkakasunod na aksidente ang nagarap sa Atimonan. July 18, nang masawi ang driver ng isang delivery van matapos sumalpok sa isang 10-wheeler truck. Wala pang isang linggo, nagsalpukan naman ang isang pampaserong bus at truck na ikinamatay ng isa at ikinasugat ng 21. Pagkatapos ng isang buwan, isang oil tanker naman na sumalpok sa isang ELF truck. 3 ang nasawi sa aksidenteng ito. Nagpulong kanina ang mga opisyal ng probinsya para masolusyunan ang mga aksidente dito. Magdadagdag daw sila ng signages, railings at ilaw sa lugar. Maglalagay din ang DPWH ng mga rumble strip tulad ng mga nasa expressway para magising ang mga inaantok na motorista kapag dumadaan dito. Marami na rin po kaming long time na reklamo na yung aming mga signages o informative sign ay madalas pong nananako po. Iniimbestigahan na rin ngayon ang modus ng kalawit preno. Sinasadya raw ng grupong alisan ng preno ang mga truck na may mamahaling kargamento. Kung may titigil sa kanila, magpapahugas o may kakain, situate na walang ginagawang anumang kalukuhan doon sa truck. Dahil ang aking suspetsa baka may gumagalaw sa mga ano. Siguro ginawa lang kung anong maniobra doon sa kabila. Pagkatapos umakyat, walang problema sa pag-akyat. Sa pagbaba, medyo nagka-problema. Ang sabi sa akin ng mga dinatnan ko roon, mga barangay tanod, sabi sa akin, Mayor, nang dumating kami rito, may mga tricycle na rito. Jessica, ilang residente nga kung saan na madalas mangyari ang aksidente ang aming nakausap at sinabi nga nila sa amin na meron nga daw talagang grupong nananadyang manira ng preno sa mga truck upang nakawan nila. Jessica?
Okay, Jay, yung lugar na yan sa Quezon, dati ang delikado yung bitukang manok eh. I understand itong pinangyarihan ng insidente ngayon, yung bagong highway na sa medyo baba ang daan. Eh parang hindi nga ito yung first time na nangyari itong ganitong kadugo at kagrabing insidente. I want to know, yung mga previous accidents ba dyan sa lugar na yan, na-address ba yung mga kakulangan sa kalsada? Actually, sa akin pag-usap kay District Engineer Eduardo Lim, no? Sabi niya nga, nung na-feature sila sa may Alisto sa programa ni Igan, matapos noon ay nagdagdag na sila ng mahigit 10 signages. Yun nga lang nga daw ang problema, kahit anong dami ng signages na ilagay nila, dahil gawa ito sa bakal, eh mukhang ninanakaw at kinakalakal ito. Jessica? Okay, yung ilaw, sapat naman yung mga ilaw, yung railings, etc. Sa aking napansin, Jessica, no, maraming signages, may railings, pero doon sa ilaw, hindi pa siya nalalagyan ng ilaw dahil hanggang sa mga oras na ito ay pinagpaplanuhan pa kung paano ito lagyan ng ilaw. Ngunit sabi naman ni Atimonan Mayor, no, hindi magiging mahirap ang paglagay ng streetlights dito dahil doon naman sa may kalsada, meron na rin mga ilang restaurant at mga tindahan na nandoon. Ibig sabihin, may kuryente na doon sa lugar. Okay, Jessica? I understand, Jaina, pababa itong lugar na to. Parang, di ba kaya nagkasalpukan kasi nawala ng preno yung pababang truck ba? Tumama dun sa mga bus na paakyat naman. Hindi kaya structurally may mali? Baka hindi tinignan yung angulong yon. Sa aking pagkakitin doon sa may daanan at doon, base na rin doon sa aking pakikipag-usap kay district engineer ng dito sa Maharlika Highway, no? Ang sabi niya, ito naman ay talagang pinag-aralan, pinakitaan niya pa kami ng ilang mga readings kung gaano kalaki at gaano kalapad itong kalsada. Ang nagiging problema na nga lang daw talaga dahil madilim yung lugar at dagdag pa nga daw yung sinasabi nga merong sindikato dito sa lugar. Jessica? Oh, okay. Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.